Hi everyone! Welcome back sa ating channel. Ngayon ay mag-ano tayo ng konting improvement dito sa aking magandang kwarto. Siyempre, kung makikita nyo, unti-unti na siyang natatapos. Pero ngayon, ang project ko ay yung aking closet. Closet na lang ang tawag natin kasi mini closet lang. Lagayan lang ng kung ano, mga damit, mga diary, mga ganyan. Char. So, ito. Gagamitan ko siya ng wallpaper adhesive, ang tawag nito, guys. Nabili ko siya sa may bayan. Meron din to sa iba't ibang mga shopping mall ba? Mura lang kasi to. Mga nasa 50 lang. Okay, and ang maganda dito, hindi siya nababasa. Alam niyo yung sticker na nabibili, yung A4 ang size, yung parang pan paper. Yun ang plano ko nung una. Actually, ginawa ko siya. Tapos, printintan ko ng gusto kong tema. Tapos, ngayon, ang nangyari, na bura. Or, hindi siya magandang tema. Nababasa siya, guys. Siyempre, kapag basahin ko, diba? So, yun, hindi siya advisable yun. Siguro pwede kapag yung inyong sticker ay waterproof. Wait, pakita ko na sa inyo, no? Kasi hindi ko matanggal. Manipis lang siya, no? Okay, actually guys, tapos ko na. Nandregist ko lang sa inyo before ko ipakita yung video kung paano ko siya ginawa. Ayun, waterproof siya, guys. Mahaba to. Madami na tong magagawa. Let's take a look sa aking ginawa.
masasabi nyo, guys. Kapag maglalagay kayo ng wallpaper sa mga cabinet or sa kahit na ano, kailangan waterproof yan, guys. Kasi kapag hindi waterproof yan, hindi siya magtatagal. Lalo na kapag yung ink is hindi siya pigment. Lalo na kapag yung normal lang na printer. Kaya ang dapat is pigment ink ang ginagamit para kahit mabasa siya, hindi siya masisira. Advisable din na gumamit na sakto knife. Yan, yung ganyan yung gamitin kasi kapag scissors, hindi makukuha yung mga pakubaku. Tapos ingat din sa pag-cut. Dapat you think twice before you cut kasi mamaya mag-cut kayo, dun pala mag-start yung pagkakasira ng ano. Kasi ito, parang plastic yung ano niya, kaya kapag may nakat ka, so kapag lagi mong nahawakan yung part na yon is mag-tear siya. Ito rin pala yung kulay na binili ko. Kasi gusto kong i-match sa aking background. Siguro bumagay naman, I think so. Kasi gusto ko talaga yung mga ganitong kulay. Tapos may silver pa siya, oh. O, tapos match dun sa gray, di ba? Yan. Tapos may kulay pink na, ay peach ba? Yeah, light pink. Basta ganun. Ganun, dapat ilagay sa kulay ng kwarto yung gagamiting wallpaper. Wala namang masama sa pag-try. Talagang hindi talaga ma-perfect sa una. Pero as long as maganda naman yung kalalabasan, there's no problem at all, guys. Sinabi ko lang sa inyo yung mga na-learn ko while doing it. Para kapag ganyan gagawa, at least malesin nyo yung mistake, diba? So, guys, that's all. Yan lang ang masasabi ko. Salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking mga video. So, yun lang po, guys. Hanggang sa muli. Paalam!